Lobby ito ng 5th floor ng main building ng East Avenue Medical Center. Pero ginawa ng leptospirosis ward. Ngayong dumarami ang mga pasyenteng tinamaan ng sakit. Mas magandang kondisyon ito kaysa sa emergency room na punong-puno na rin sa ngayon. May 7 bagong kaso ng leptospirosis sa EAMC. 21 na ang lahat ang naka-admit. Pag napuno ito, tayo po siyempre ay gagawa na naman ng isa pang contingency plan. Hindi po natin alam kung saan lobby, pero hahanap at hahanap po tayo ng lugar. Sa National Kidney and Transplant Institute, 61 leptospirosis patients naman ang naka-confine. 44 sa kanila, dinadialysis na. Kung dadami pa ang pasyente, baka hindi na sapat ang indoor basketball court na ginawang leptospirosis ward. At kailanganin na rin magdagdag ng mga doktor at nurse. Meron ng contingency plan. Pinaplano na namin kung anong kung dadami pa. Ang supply ng doxycycline, gamot na pangontra sa leptospirosis, sapat sa lahat ng DOH Regional Office. Ayon kay Health Undersecretary Rolando Enrique Domingo. At dahil sobra ang supply sa Region 4B, ililipat ang ibang stock ng doxycycline sa Metro Manila. Bukod sa pag-iwas sa baha kung saan pwedeng humalo ang ihinang daga, mahalaga ring matiyak na walang daga sa ating mga bahay. Si Alice Cabian, tiyaga-tiyaga sa paglalagay ng rat trap. Nadala na sila dahil ang anak niya tinamaan ng leptospirosis at critical ngayon sa ospital. Sabado pa daw yung nagsimula. Parang trangka, sabi nga naman niya, katrangkaso lang daw yun. Ayun na nga, yung result nga doon, yung ano nga ng daga. Fly trap naman ang gamit na kagawad ng barangay na si Ruth Perez. May katabi siya ng may konting pagkain para mag-enjoy yung daga sa smell. Huli. Pero kahit nahuli na ang daga, dapat pa rin linising mabuti ang mga pinamugaran nito. Yung bubwit, nung nahuli, umihi, no, napunta sa floor yung ihi niya, tapos hindi na-disinfect. Sunod na umulan at mabasa ulit yon, baka may traces pa ng bakteriyang nagdadala ng leptospirosis. Sa ulat ng U.S. Center for Disease and Control Prevention, kapag natuyo ang dumi o ihi ng daga, maaaring ang alikabok naman ito ang magdala ng sakit kapag nalanghap ng tao. June Veneracion ang inyong saksi